Bernal, Hung Hangka, Governor Eugenio Jose Lacson ng Negros Occidental, Hung Hangka. Hung Hangka. Sinopalpal ni K1 TV ang isang gobernador ng Negros Occidental na si Eugenio Jose V. Lacson, dahil sa paratang nito na di umano ang mga OFW ang carrier ng COVID-19 virus na pumapasok sa kanilang probinsya. Sa YouTube video ni K1 TV, isang vlogger OFW sa Middle East siya ang nanggagalaiti sa pahayag ng gobernador ng Negros Occidental. Panoorin ninyo ang kanyang video upang matunghayan ninyo kung gaano niya sinusuportahan ang mga OFW sa iba't ibang bansa, at pakinggan ang kanyang saloobin sa mga OFW. Nakakasama ng loob na pahayag ng gobernador ng Negros Occidental. Sino ba to? Si Eugenio Jose Lacson. Kung gobernador niyo po si Eugenio Lacson, matuwa ka kaya kapag narinig mo na ang buong sinabi niya. So sa lahat po ng mga taga Negros Occidental, makinig po tayo. Pero bago natin pag-usapan ito. Ito na! Pag-uusapan na natin. Ito pong sinabi ng gobernador ng Negros Occidental. Handa na ba kayo? Okay. Governor Occidental, Negros Occidental, ask NTF to let him enforce travel restrictions. Sinabi po yan ng Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Umapila siya sa NTF COVID-19 na hayaan siyang gumawa o mag-order ng test at quarantine para sa mga babalik po sa probinsya nila. Na kung saan, kung naaalala ninyo yung IATF Resolution 101. Sino ba dito yung mga nakakaintindi o nakaalala ng resolution ng IATF sa pagbabalik po sa probinsya? Sabi po ng DILG, hindi na kailangan ng mandatory testing, hindi na kailangan ng quarantine. Kung ito man ay nire-require ng LGU, gawin na lang. So, ayaw ng gobernador ng Negros Occidental ito dahil, sabi niya, I believe this is imperative in order to protect our constituents, tama ba? Yan, constituents, our local economy and our future as a province. Sinabi niya na kailangan hayaan siya na magpatupad ng mandatory testing. Sinabi niya na it was clear that individuals, including OFWs, returning to the province were clearly the carriers of COVID-19 that causes in the Negros Occidental province. And here, requiring tests and quarantine for entry would control the spread of coronavirus. So malinaw. Sabi niya, malinaw po na ang mga nagdadala ng COVID-19 sa Negros, probinsya ng Negros, ay galing sa mga constituents niya, lalo na ang mga OFW. Para maging klaro, papakita ko sa inyo. Ayan po yung sinabi niya. Governor said it was clear that individuals including OFWs returning to the province were clearly the carriers of SARS-CoV-2, the corona causes that causes COVID-19. Okay, lilinawin ko lang Governor Lacson. Governor Lacson, kahit walang OFW dumating sa inyo,
kung yung probinsya ninyo ha, ay hindi mo maayos, bakit mo sinisisi yung mga OFW na may dala silang COVID-19? Pakisagot, Governor Lacson ng Negros Occidental, para kang nagbibintang na lamang na wala ka nang magawa na mapigilan yung COVID-19 sa Negros Occidental, tinitira mo pa yung mga OFW. Tanong ko sa'yo, Negros Occidental Governor, yung ba mga OFW ay hindi naku-quarantine sa Metro Manila o sa Cebu o sa Clark, Pampanga bago dumating? At parang gusto mong mangyari, ha? Gusto mong mangyari, sisihin na lang ang mga OFW na nakatira sa Negros Occidental. Sira ulo ka pala. Sira ulo ka palang gobernador. Malinaw sa statement mo, ganito, hayaan nyo kong mag-impose ng testing at quarantine sa nasasakupan ko, sabi mo. Ibig sabihin, Governor, mahina kayo. Mahina kayo dyan sa Negros Occidental. Dahil kahit sabihin mo na pinapayagan o nagmandato ang DILG na walang mandatory testing, ha? Hindi kayo gumagawa ng hakbang para mapigilan yung COVID-19 dyan sa Negros Occidental. Hunghang ka, Governor Eugenio Jose Lacson ng Negros Occidental, hunghang ka! Hunghang ka! Hindi mo alam, baliw na yung mga OFW sa tagal nila sa kwarantina sa Manila. Kakahanap, kakahintay ng swab test result nila. Tapos, ganyan ang gagawin mo, ganyan ang sasabihin mo. Clearly, ang nagdadala ng COVID-19 sa Negros Occidental ay mga OFW. Wow! Mahina ka, Governor! Mahina ka! Sobra! Hindi ako taga Negros Occidental, pero dahil OFW ako at ganyan ang gagawin mo, walang hiya kang Governor. Anong ginagawa ng contact tracing mo? Anong ginagawa ng lalawigan mo para mapabagal to? Sinisisi mo na lang sa mga OFW dahil tumataas ang bilang ng Negros Occidental ng COVID-19. Walang hiya ka. Walang hiya ka, Governador. Ang sama ng loob ng mga OFW sa'yo. I'm telling you right now, kung kayo po ay taga Negros Occidental, tingnan nyo kung anong protocol dyan. Tingnan nyo. Dahil daw para masuportahan ang ekonomiya ng Negros Occidental, gagawin niya to. Okay, gawin mo to. Pero pagbintangan mo ang yung mga OFW ang may dala ng sakit, grabe ka. Isa kang F na Governor. Walang masama sa gusto mong mangyari, Governor, na mapigilan lamang ang pagkalat ng COVID-19 sa Negros Occidental. Pero tawagin mong ang mga OFW ang nagdadala ng COVID-19 sa lugar mo, walang iya ka. Walang iya kang Governor. Governor, I can lose all my followers. Dahil minumura kita. I don't mind if walang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Pero hindi ko palalampasin ang pagiging racist mo sa mga OFW na nasasakupan mo, na pagbibintangan mo na meron silang daladalang COVID-19. I don't mind, Governor, kahit mawalan ako ng followers, basta maitama ko lang yung sentido komun mo. Wala akong pakialam. Tandaan mo yan, Governor. Hindi ako taga Negros Occidental, pero nasasaktan kami. Ha? Nasasaktan kami. Hindi ako taga Negros Occidental, pero nasasaktan ako sa ginagawa mo, sa pagsasabi mo
na ang nagdadala ng COVID-19 sa lugar mo ay mga OFW. Walang yaka. Huwag mo sisihin ang COVID-19. I don't mind, Governor, kahit mawalan ako ng followers, basta maitama ko lang yung sentido komun mo. Wala akong pakialam. Tandaan mo yan, Governor. Hindi ako taga Negros Occidental, pero nasasaktan kami. Ha? Nasasaktan kami. Hindi ako taga Negros Occidental, pero nasasaktan ako. Sa ginagawa mo, sa pagsasabi mo na ang nagdadala ng COVID-19 sa lugar mo ay mga OFW. Walang yaka. Mag-resign ka na lang. Ha? Huwag mo sisihin ang mga OFW. Walang yaka, Governor. Yung mga OFW, bumoto yan sa'yo. Yung pamilya ng mga OFW na taga Negros Occidental, binoto ka, kaya ka nandyan. Tapos sasabihin mo, yung mga OFW dyan, may daladala yan ng COVID-19. Walang yaka. Ha? Anong tawag doon na pagka may negative test result na sila galing DOH sa Manila, sasabihin mo, ay, may COVID ka. Walang yaka. Governor, may tatanong ako sa'yo. Sagutin mo ang video na to, ha? May tatanong ako sa'yo, Governor. Sinong dapat matakot? Yung OFW na na-swab test at negatibo na? O yung mga taong hindi nila alam na nakasasalamuhan nila, hindi nila alam kung negative sila. Mas matatakot yung mga OFW sa inyo dahil yung mga umuuwi sa inyo pong lalawigan, negative na yan. Negative na yan. Walang ya ka, Governor. Ha? Walang ya. Racist ka, Governor. Racist. Ang ganda. Ang ganda ng gusto mong mangyari. Higpitan yung protocol dyan sa inyo pong LGU. Pero tawagin mo, pagbintangan mo yung OFW na may daladalang COVID-19, That's wrong. Tandaan mo, Governor, you're not there without the OFW family na bumoto sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi kasalanan ng mga OFW. Saka, ito ah. Sinong tangang OFW ang gustong magkaroon ng COVID-19? Pre, gusto mo ba magka-COVID? Ano bang gusto mo magkaroon? Ayaw din niya magka-COVID. Sira ulo pala tong governor na to eh. Ha? Sinong OFW ang gustong mahawaan ng COVID-19? Wala. Sasabihin mo, carrier ng COVID-19 ang mga OFW. General ka, Brad. Governor, general yung sinasabi mo. Ibig sabihin, kami na hindi taga Negros Occidental, nagdadala kami ng COVID-19, walang yaka. Pre, nabakunahan ka na? Oh, bakunado na to? Ha? Bakunado na tong kasama ko? Ikaw, Governor, bakunado ka na? San mo gustong mabakunahan? Ha? Sira ulo yung governor niyo dyan? Ha? Hashtag! Sira ulong governor! Papalitan natin ang viral video ng lugaw. Papalitan natin ang viral video ng hashtag change oil. Ngayon, hashtag sira ulong governor. Negros Occidental. Ikalat nyo ang video na to hanggang sa makarating kay Governor Lacson dyan sa Negros Occidental. Dyan sa Negros Occidental. Patunayan mo ang lahat ng mga OFW na may daladalang COVID-19. Baka bukas, sa susunod na halalan, wala ka na sa lugar mo. Baka sa susunod na halalan, Governor, wala na ang upuan mo. Bulok. Ha? Bulok ka. Hindi mo alam. Sa lahat ho ng mga namumuno, local government, di baling maghigpit ho kayo.
Di baling higpitan ninyo yung protocol ninyo sa mga probinsya ninyo. Huwag nyo lang sasabihan na mga OFW ay may daladalang COVID-19. Kung hindi, lahat kayo mawawala sa upuan. Tandaan nyo yan. Kahit saan kayo, kahit anong lugar mo, huwag na huwag mong sasabihin na ang mga nagdadala ng COVID-19 ay mga OFW. Kung ayaw nyong mawala sa pwesto ninyo. Ako, nagagalit ako dahil sa mga kawalang hiyang nangyayari dyan. Hindi nyo alam kung anong pakaramdam ng mga OFW. Hindi nyo alam. Tapos sasabihin ninyo, may COVID ang dala. Nagdadala ng COVID, mga walang ya kayo. OFW ang isa sa dahilan kung bakit matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa amin. Dahil sa amin. Bala ko pa naman pumunta ng Negros Occidental pag bakasyon ko. Ngayon, hindi na. Hindi na. Dahil si Raulo yung governor dyan. Hindi na ako pupunta ng Negros Occidental. Racist kayo. Ha? Racist ka, governor. Napakalinaw, oh. Sabi niya, if I stand by Italy, I fear that the grains in the past year will be put into ways to determine our people. Sabi mo, walang yaka. Bakit mo ahayaan masayang yung pinagpaguran natin o pinagpaguran ninyo? Ha? Tapos sasabihin mo, COVID-19 carrier, OFW, walang yaka. Sa Saudi nga, walang ganyan. Sa Saudi, hindi man lang ako nakarinig. Ha? Sa Saudi, wala akong narinig na ang mga nagdadala ng COVID-19 ay mga Pinoy. Ikaw na Pinoy na governor, sasabihan mo yung mga kalahi mong Pilipino. Ha? Kalahi mong Pilipino, carrier sila ng COVID-19. Walang yaka, governor. Woo! Woo! Tandaan mo, governor. I will use my social media. Ha? I will use the social media para tirahin ang mga tolongges na kagaya mo sa gobyerno. Tandaan mo yan. Wala akong pakialam mawalan ako ng supporter ko. Basta hindi lang ako o hindi ko lang marinig na nagiging racist kayo sa mga kagaya kong OFW. Dahil hindi ka OFW, tandaan mo yan. Never kang naging OFW. Nasaan yung tapang at malasakit? Kung puro tapang ka lang, wala kang malasakit. Nasaan ang sinasabi ninyong we heal as one pero tinatawag nyo kaming nagdadala ng COVID-19? Mga OFW ba talaga nagdadala ng COVID-19? Sira ulo pala tong governor ng ano. Oh. Hindi ako hihingi ng dispensa, governor, sa kung anong sinabi ko. I will never say sorry sa sinabi ko. I stand beyond those OFW. Kakampi ako ng mga OFW. At alam ko ang hirap ng mga OFW na kahit hindi ako taga Negros Occidental, I stand with them. Walang yaka, governor. Walang yaka. Iniinsulto mo na kami. Iniinsulto mo na kami. Sa lahat ng mga taga Negros Occidental na OFW, you decide ano ang gagawin nyo dyan. Ano ang gagawin nyo dyan sa governor nyo. The future is in your hands. Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok na ito, hindi natin kagustuhan ang nangyayari, pero sana huwag nating paratangan at husgahan ang ating mga OFW, sila man ay lumalaban sa hirap ng dulot ng pandemya, sana governor ng Negros Occidental maghinay-hinay sa pagbitiw ng salita. Hindi man ako isang OFW pero ramdam ko ang hirap ng kanilang pinagdadaanan ngayon, lalo na't malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay.
skilled worker man sila o isang kasambahay, ang mga OFW ay may malaking ambag sa ating ekonomiya, kaya bigyan natin sila ng kahit kunting respeto. Please like and subscribe at huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos.